Oo. Sabi, huwag niyo daw papahawakin ng Valier si Imba DJ Luño. Kasi nga, nakita ko kanina, top 1 Philippines. Philippines Valier. Na ako po. So, I think, magaling nga talaga mag-Valier to. Speaking of Valier, tignan mo naman. Tamang invasion, yes. Ginagawa ng Signal Ultra dito onto the bottom lane. Kufra trying to do that as well. Pero nakabantay yung tropa natin na si Johead dun sa may bandang taas. Thank you so much nga pala kay Abby Achenzarad. Shoutout sa'yo. Pero makita natin dito, early denying of buff dito pa rin Baymax. As you can see, pero hindi nila nagsagawa. Grabe nga, yung Valier dito na iba. Ako sa Faisa dito, makakatakas pa rin naman. Pero Hades, hindi makakakuha ng Repolyo. Ay, grabe! Yung first Tamos natin, hindi hinayaang makatakas ang tropa natin na si Fallen. That is going to be the first blood. Chujin, hinabol ni Ninja Kila. Iba ang power ng itim na dragon, pero iba ang power ng Valor ni Imba DJ. Look at how he spams the entire members dito ng Archangel Esports. Secured na secure nila yung buff dito for Signal Ultra. Grabe. DJ Luño is doing it. Pero makikita natin dito, Ninja Killa versus Chujin trying to run away, pero it's not enough and he has been taken down by Sasha. Naka-Bounty Hunter dito yung ano natin, upload natin na bantayan natin mabuti ito at binigay ito sa kanyang isang kill na yan, Talon Baylax. Yes, and right now 1-1 tayo, pero kailangan pa rin mag-iingat ng Signal Ultra kasi nga meron clue tulad ng sabi ni Maring Athena dito, though Hades, no, with a health curse, kailangan niyang makabawi. Because he also has the Bounty Hunter, masasayang naman yung bounty kapag hindi niya na-utilize yan. Ako, may nabasa ako maganda dun sa comment section na, pasensya na. May nagpapacheck ng mail ko sa ML. sana all. Pero dito, mapapasana all din ng RK Sports dahil gustong-gusto nila bumawi dito. Izan, positioning, onto the bush, onto the middle way, Talon Baylax. Nag-aabang sa lumuhan ang Signal Ultra natin. Tignan natin kung magkakaroon ng engagement. Tago-taguan, pero wala rin. Ay, magkakaroon nga. Because here comes Izo, nakabang sa may damo. Pero makakatakas ng German kasi here comes Rhea from the top lane. Very aggressive play. Sinhabol hanggang loob-looban talaga ng jungle camper sa bot lane. Ninja Kilo will be successfully taking down two members ng Signal Ultra dito. Pero makakatakas pa yata Hades ang bilis tumakbo ng isang user. Dragontail will secure that kill for a double kill. Pero hindi pa tapos. Double kill din dito yung tropa natin na si Rhea, but will be taken down by paring Ison. Saksa trying to run away and makakatakas naman ng very successful. Paring Baymax, masabi ko lang ha, tinarget ng dalawang member na Signal Ultra si Ninja Killa. Napatay na pa, banang ulit, dalawang yun, napatay na pa, even under the torrent. Pero makikita natin dito ha, Valier positioning, Imba DJ Luño, kumuha na delikado. Delikado dito si Boss Imba DJ. Nako, very aggressive plays coming from Ninja Kila. Wala pang ultimate yan. Nako, speaking of ultimate, kapag nag-ultimate, aabutan at aabutan sa parang DJ per flicker in Dragon Tail activated. Tinulak, pero the passive siya energy will take down the Valier. The turtle is being taken by Signal Ultra dito, pero walang contest na magaganap. No? Yes. Wala pa rin kill si parang Hades. Pero okay na rin yun for me, basta hindi siya napipitas na napipitas kasi for the late game, kaya. Pero Sasha, using that blazing duet to clear up the minion wave. Angat-angat dito, pero makikita mo dito pa rin Baymax ha. Yung Torres sa may bandang baba ng Signal Ultra, is the target na pinatarget ni Ninja Killa. They want another objective, pero speaking of the game dito, Black maiwan dito. Here comes a follow-up. No, disengage muna sa magkabilang team. Delikado si paring Fall na mata ni Hades sa pumasok sa dumuhan. Pero Saksa is going here. Ultimate! Petrify, pero hindi pa mamatay, iba? Ay, mamamatay. Grabe naman yung follow-up ni Ate Rhea. Ay, paring Rhea nyo doon. Pasok. Yung feathered airstrike natin, sapat yung damage. Pero here comes Escalera. Buhay pa ba ang mga miyembro ng Signal Ultra? Makakatakas dahil kay Imba DJ. Grabe! Hindi nakatakbo yung ating Johead. Madamati na. Naipit siya doon, no? As you can see, parang Baymax. Tapos yung Kalmot is doing it. Muntik pa makapatay doon si Hades para nag-CFL. Ayan. Mabakit ko lang ha, top 1 career daw to si Imba DJ. Philippines. Top 1 Philippines, yes. Nag-comfort pick sila dito, pero makikita natin to Ninja Killa with the Yuzhong with the 301 KDA is doing a very good job. Pero makikita natin dito, Eason trying to run away. Disengage lang muna. I think Signal Ultra will try to target down Ninja Killa onto the bottom lane, pero I think nararamdaman sila kaya mapipilitang umuwi. Dragon Tail, look at the damage against Chujin.
Grabe naman, mukhang mamamatay yung Shield Sister. Ultimate has been activated, hindi yan madi-disable ng mga tropa natin, especially with the Imba DJ, but here comes the follow-up. Atlas, walang tinamaan ng RKO, the Slow of Valor dito would be very helpful. So, no, para makatakas mga miyembro nila. As you can see, yung Tyrant's Reach dun ni, ano, ni Kupra, di nag-connect, medyo na lang doon si Black natin. Nabi akong isip ni Black Node, pero makikita natin dito. Turtle is up for grabs na sinisimula lang dito na Signal Ulta, pero nando si Parsa, ramdam mo, nagtatago lang siya doon. Pero delikado, if mamataan siya ng isang Hellcurt dito, ang yan nga, medyo napalabas sa damo, pero iya yung ba DJ talaga mabubugaw yung ibo natin, roasted kalapati ka talaga kapag nadali ka ng combo ng isang Valir, kaya kailangan mo mag-ingat. Mismo, roasted kalapati nga, sabi niya, parang Baymax pero dito. Uy, nagkahulihan pa nga doon si Ninja Killa with Bruce Jin. They want to kill that Ninja Killa. Okay? Yes. That Ninja Killa is going to get that death. Oh, niyaka pa ng kalapati. Talagang ayaw pa lifestealin yung ating Yuzong, pero makakakuha ng isa ang membro ng Archangel Esports dito naman sa top lane. So 1 for 1 tayo in favor of no one, guys. Pero dito, I think pare sila parehas tore. Tore nga nakuha ng both teams. Pero dito, as we can see, that will be the lane, Hades. Lahat ng buffs nasa kanya with a turtle buff din. Papalag kung papalag sa Kalmot to. They just have to find the right target. Okay, targeting system nila dito. Black, walang tayo sa mga. Naputo, parang Baymax. Feather Airstrike, pero here comes the dragon from behind. Dumilipad na, papunta kay Blank. Blank, delikado yung kaligayan and will be taken down by the dragon tail. Pero hinahabol dito si Chujin. Eason with the stun and slow. Hindi abot si Ninja Killa. Makakatakbo si Chujin. Pero uy, grabe naman yung likuan. But Hades, with that mega kill kahina, 0-1 to. Pero ngayon guys, 4-1 tayo utilizing that Bounty Hunter emblem. Nako, maganda na siguro yung item na ito. Pero I think magkakaroon naman another engagement dito sa mid lane. Pero quick item check tayo habang nag-disengage yung ating mga kukunan. Makikita mo dito, with the 4,000, almost 5,000, naka-Raptor Machete siya. Going for another damage item siya. Oh, for the BOD, yes. Going for the BOD na yung ating Hellcurt. Was yung Yuzong also going for the BOD. Ang ating Tamos naman, Raptor's Machete with the Queen's Wings, medyo may kakunatan na rin pala siya talaga. Tama rin naman yung ginagawa nila dito. Pero makikita mo, Black knocking up! Ang ganda niya! Airstrike has been activated, pero wala silang mapipita sa kalaban. The stun coming from Valir is enough to make Sasha fall back dito sa labanan. Pero here comes Ninja Killa. Delikado sa Hades dito. Mapapa-blink out. Black bumabatak. Nakuha dito yung blue buff. Pero delikado siya ngayon. The dragon is here. Hinabol si Imba DJ. Imba DJ, susubukan tumakbo. The turtle is up. Delikado yung kalagayan ni Imba DJ dito. Pero ang ganda ng pagkakatulak niya. Plus yung pampagabi dito ng Hellcat natin. Delikado ngayon yung ating dragon. And will be taken down by Imba DJ. That Winter Truncheon. Holy cow. Oh my gosh. Saktong-sakto, calculated, debated dito ang Archangel Esports. But then, another turtle buff has been secured by Hades. 5-1-2 for the KDA, but look at Tu's Jin trying to spot another member of Signal Ultra. Uy, nakikita natin dito ang kumukulit si Escalera versus Raya and Tu Jin. Yes, tama ka dyan. And right now, no? Ano tayo? Tatlo ang lamang sa kills ng Signal Ultra, pero another team fight is happening dito. Ang ganda na naman ng yakap na kalapati ni Blank, pero RKO will be targeted to Hades. Hades trying to run away from that feathered airstrike. Blank hinabol si Saksa, pero BMI out lang muna. Here comes Rhea from the sides. Very aggressive play. Susubukan pumasok ni Yuzong, pero mamba out si Tamos. Look at the top lane though. Yes. Si Chujin. Si Chujin. Ano naman tayo? Pinakasala na naman ni 2J yung top lane niya. Yung okay. Top lane na naman. Kahit sa siya mapunta man siya red team, eh. Ganun talaga eh. Oo. Pero makikita natin dito, 2J, other backline, sorry, hinagos ko. Kapasit, pero look at ultimate. Okay. Nakatakas pa nga sa dami ng hinagos sa kanyang bomba. Sinalubong ng dragon, binagsakan ng kung anumang ibon. Diba? Hinagis ng Johed, sinagasaan ng Johed, pero buhay pa rin yung Uranus, guys. Ganun siya kakunat. Ganun siya kakahirap na laban. At another bonus, turret pa nga, out to the middle lane, as we can see, pero secured naman dito ang buff ni Sasha, which is a good thing. Kukuha niya pa rin yung buff niya. At hindi niya kukuha dito ng Signal Ultra. Pero mukhang dito sa Serpent buff, mahihirapan sila. Yung positioning, nakuha na ng Signal Ultra. Ito item check ng mabilisan Claude dito with the Demon Hunter Sword going for the Golden Staff.
Whilst Launch dito naman yung Valir natin with the Winter Tension first item going for the Necklace of Durance. Pero eto muna, teamfight naman ulit. RKO sa dalawa pero walang follow-up damage galing sa company nila. Ninja Killer, we try to dive in. Pero disengage muna si Chu Jin. Wala siyang halong kakampi dito. Oh! Medyo magkakahiwalay sila. Medyo magkakahiwalay. I think it was a bait, Baymax. Oo, debate, debate. Kinuha lang ni Hades. Hades rather. Yung Serpent buff, the Purple buff of Archangel Esports. Alam naman nila, hindi kaya patayin i-burst down to si Uranus natin eh. Secure na lang natin yung mga buffs nila. Deny natin na edit. And then simulan natin yung Lord. Meron naman akong padilip. Yes, tama ka dyan. And tignan mo kung paano depensahan, no? Ni Valir, ni Kufra, at ni Uranus yung daanan papunta sa Lord. Sisiguraduhin nila na madi-delay nila, and this is going to be the level 1 Lord for the team of Signal Ultra. Yes. At pakikita natin dito, Chujin just doing Chujin things, clearing up angat na minion waves nila. Okay. Which is a good thing for na offlaner. At least ngayon, ano, no? Hindi niya na pinakasalin yung off, yung ano, top lane. Sa baba naman siya ngayon. Ganun pa rin, hit push pa rin, oh. Oo. So, makita natin Black. Oh, medyo na-late doon yung kanyang Siren's Rage. Pero dito, nobody was knocked up. Ninja Killa, nahihirapan siya kung even under the turret. Targeting Eugene, pero nandito na kaaba. Comes Kufra and Hellcurt with the ultimate secure kill dito. Kuha si Ninja Killa. Wala na ngayong base damage dito ang Archangel Esports bukod doon sa ating Claude and the Farsa. Napakalaking bagay na nawala yung Yuzong, no? Especially with the AoE skills na kaya niyang ibigay and yung kakunata niya during the team fights. Dito magkakatala na sa decision making to, lalo sobrang crucial nito na dito na sa Valir? Valir? Oh, inhibitor turret na to, ah. Mm-hmm, they are now taking the bottom lane inhibitor turret kasi yung Lord nandun sa taas at alam nilang yun ang didepensahan ng Archangel Esports pero Rhea dito as well. As yung ating Uranus na Chu Jin, very aggressive place na pumapasok, arrival has been activated onto the top lane just to take another third tier inhibitor turret. Ang ganda ng play na pinapakita ng Signal Ultra dito. Here comes the Dragon though, Ison, nandito sa gitna, delikado si Hellcurt na pa, ultimate na wala sa oras sa Dragon Tail, lahat tinamaan, look at Ninja Killa, hindi pa nababawasan yung buhay, blessing buhay, kali kay Saksa, Rhea medyo may kakunatan, and will fall down, but he has an immortality knock-up coming from Ninja Killa, securing the kill from Rhea. Well, that was a nice defense coming from Archangel Esports. Walang napita sa kanila. In vain, nakapita sila ng isa, which is si Rhea. Pero kahit na butas, okay pa rin. Buhay. Still alive and kicking dito ang Archangel Esports. Tama ka dyan. Pero eto, kailangan nilang defensahan maigi yung ating inhibitor turret dito sa mid lane. Kasi yan na lang ang nag-iisang gate ng base nila na nakasarado. Once na mag-open yan, super hirap ng depensa niya with the Hellcurt. No? Pero eto, another team fight yan. Kahit pagbutas na butas na yung buong tore nila dito sa base nila. Yes, but tama ka dyan. Na-segue push ng ano, Hellcurt padilim pag nandun na sa mismong piece. Eto na sa ultimate na si Ninja Killa Marangatina. Pero makikita natin dito, kahit tinawag na ang pitong Dragonfall, it's not enough for it. Eugene targeting that Farsa, pero dito sa may backlanes pa, makikita mo, kumukulit. Pinahabon si Hades. Si Hades ang gusto ko. Tigilan niyo ako. Ay! Ang kape! Naku po, iba DJ, DJ Gunyo. Pinakulangan niya. Grabe! Pero po, natawakan yun. Pero si Eugene, zinone out niya lang sila Farsa. Walang sumunod. Yes, tama ka dyan. Kila, Baymax. Ang problema naman kay Kila, no, he did not expect the damage na kayang ibitaw sa kanya ni Hades. Isang basic attack na ngalahati yung buhay niya. Pero another team fight tayo dito, hinagi sa loob si Kufra. Kufra will be falling down, I think, on the turret hit. Pero hindi pala, no, with the flicker out, will save himself. Eto na, bukas kaya na lahat na ng gate ng base ng Archangel Esports. Kaya pa ba ito, madamad ina? Kaya pa, may Claude pa. Huwag lang mapitas yung Claude. Kaya pa iyan. And as we can see, kaya makata yan, quick item check ulit tayo with the Hephaestus and the Endless Battle BO, di ba naman, rin Baymax? Oh, and nakita ko din, nakabuo na rin ng Ice Queen 1 si Imba DJ, kaya medyo malukit na rin yung mga apoy na bibitawan nito. Pasmado ka na pag tinamahan ka automatic. Oo, pasma kung pasma tayo dito. Makikita pa dito, defensa ang party. They cannot afford another wrong mistake. Kasi yun ang magiging siya ng buhay nila dito sa series na to. And right now, Chu Jin doing a very good job dito
sa pag ano ha, pag direct ng attention sa kanya instead of going for the Lord dito, sa kanya napupunta yung attention ng Archangel Esports, and another Lord has been taken by Signal Ultra. I think they will just wait for this bago sila uli mag-i-initiate ng panibagong team fight. Pwede sila umasim pag nandiyan ay Lord, no? Kasi dire-diretso na. Pero speaking of asim, na oh, delikado ka ngayon parang iso, piliti mo tumakbo. Oh, yun ang makikita natin dito. Ninja, Kila, feeling ko hindi siya makita ng right target pa muna. Pero dito, oy, Black! Uy, hindi nabuta ng ejector, na-ejector siya dito, Escalera. Ipis na siya yung manak up. In-ejector out niya pa doon si Escalera. Ay, si Black rather. Oh, ayan, napuwet. Ano, here comes the Lord. Marching onto the middle lane, Maring Athena. Delikado ngayon yung kalagayan ng Archangel Esports kasi halos sa Tamiembro nandito na. Here comes Rhea arriving onto the mid lane. The stun is there. Ison dito, hindi pa nag-ultimate. The dragon has been activated. Talaga target nila si Imba DJ though. Ang ganda ng RKO sa tatlo. Ubus ang buhay ng mga membro na Signal Ultra. Delikado sila. Pagdating sa damage deal dito, pero DJ bumubuga ng apoy dito sa likod. Walang may pakialam. And the silence dito yung dragon natin. Look at the base. Mukhang susubukan na tapusin na Signal Ultra. Delikado ang buhay ni Ison. Sinusubukan tumakbo, pero here comes Aedes. Will end the game na nga. Yung mga pag-pick mo. Kaya Aedes. Kaya Aedes.